nagbabalik na nga po tayo para sa ating Eagle Rock and Rhythm. And this time, nako ha, kung usually napapanood nyo dito, usapang music dito sa Letters in Music, hindi lang po music ang pinag-uusapan natin, kung hindi ang mga inaabangan nating pelikula. Para naman makasama natin sa panibago naman nating aabangang pelikula, nandito po makakasama natin live na live, walang iba, kundi si Miss Ritz Azul and Mr. Pepe Herrera. Ang galang ko, di ba? Welcome to Letters in Music. Thank you. Hello. Nga sa'yo. Ano nga sa'yo? Hindi naman kayo nakapag-twinning masyado. Nagulat nga kami. Naparehas pala kayo. Oh, pati pala shoes natin siya. Yes. Siguro gano'n na talaga yung naging connection nyo, no? Oh. Nung nag-shoot kayo ng pelikula. Pero eto nga, na-mention natin, eto ay isang pelikulang dapat pakaabangan. Kwentuhan nyo kami about the movie, tungkol saan ang the hopeful romantic. Diba usually hopeless romantic, but ito hopeful. Para positive. Oo. Ano, diba? Parang ano, half empty, half full. Oo. Glass. Oo. Oo. May ganong factor. Sa anong perspective mo siya titingnan? Mismo. Doon tayo sa positive. Yes. So without spoiling the film, tungkol saan siya? Tungkol ito kay Jess, mm-hmm, na isang hopeful romantic. Aha. Siya ay isang tinaguriang, kung may NBSB, merong NGS. B. No girlfriend since birth. Wow. Kasi naniniwala siya sa the one true love. Yun. Sa totoong buhay ba, si Pepe ba ay naniniwala sa one true love? Yes, of course. So, no ikaw girlfriend? Ba, Apple? Oo naman. So, ikaw no girlfriend since birth? Ay, hindi naman. Hindi naman. Naniniwala lang sa one true love. Hindi naman ibig sabihin na kailangan talaga may apply yun. No? Pero naniniwala tayo. Naniniwala tayo sa the one for us. Ako, naniniwala ako na merong someone out there na swak na swak sa'yo. Ayun. Swak kayo sa isa't isa. Mo lang. Baka. Baka nga. Baka ikaw. Ay, hindi. We can never can tell. We can never can tell. Malalaman lang natin yan sa mga susunod na kabanata. Pero ito na naman si Ritz. Ito naman, ano naman ang role niya dito? Ako si Veronica dito. Mm-hmm. Isang social, isang magandang hubog na babae. Para pa, magkakarehas mo na tayo. Ano ba? Nakarelate tuloy ako. Ayan, so siya relate na. Relate much talaga. So yun, parang mahilig din siyang makipag-meet sa mga mayayamang mga lalaki. So, ayun, mami-meet niya itong si Jess. At si Jess naman ay mai-inlove sa isang sobrang taliwas ng ugali niya. Ayun. So, pagdating sa ugali lang, taliwas. Pero sa status, abangan. Abangan. Yes. Ayun. So, ang mga Pinoy kasi mahilig sa, ang mga Pinoy, hopeless romantic. Mm-hmm, mm-hmm. Pero itong movie naman natin, ihahatid natin sa kanila kung paano maging hopeful romantic. Ayan. Yes. Hopeful romantic. Pero ito ha, nahirapan ba kayo sa pag-portray ng roles nyo? Ano mga preparations ang ginawa natin? Ako hindi naman ako nahihirapan. Nalaga? Magaling kasi ako eh. Ay, alam naman natin. Hello, na-witness natin yung sarap of ages. So kung gaano kahusay si teatro, Pepe. Eh. Oo, iba ang chatter. Hindi, pero seriously speaking, Apple, ang sarap nung buong team kasi ng The Hopeful Romantic, ang gaan katrabaho lahat mula sa director kay Direk Topeli. Actually, mula sa producers po namin. Ayun. Regal Entertainment. Sila Miss Rosel Monteverde, sila Mother Lily. Very open sila sa suggestions ng lahat ng involved. Ayun. Pero ito ha, gusto ko lang malaman. Kasi syempre, si Pepe, hindi lang natin siya nakita on TV na gumagawa ng mga teleserye, pelikula. Napanood din natin siya on stage, sa teatro. Ano ang mas na-enjoy mo? Ang musical chatter? Ang chatter o ang TV acting? Spinach with mushroom. Ayun, sabi yeah, na, I knew it. Na-feel ko yun na isasagot mo. Ay, ganun ba? Oo, grabe. Hindi, magkaiba kasi sila ng beauty eh. Ang theater tsaka film. Mm-hmm. Mahirap siya ikumpara kasi para ka nag-compare ng spinach tsaka mushroom. Ayun, ganun ba yun? Mas maganda siya magkasama. Ayan. Ang galing na ako ni Ko, no? Oo. Ang galing. Galing, oh. Pero ito... Yan, pero... Yun naman. Oh, pero ito naman, gusto ko naman tanongin si Ritz. Kasi na-witness natin yung pag
sa Ali ni Ritz sa isang reality show, gano'n. Tapos ngayon, eh, napakala... Hindi mo alam? Hindi alam. I don't know. Grabe si... Parang kinoconfirm ko lang. Sorry. Talent, ano? Starstruck. Hindi Starstruck yun. Parang gano'n. Pero nag-audition ako doon. Parang gano'n. Isa yun sa mga... pinagdaanan mo. Pero syempre, ito, gusto kong malaman, ang dami mo nang na-experience, ang dami mo nang nakatrabaho. Ano po ba yung dream mo as an actress? Marami pa po. Kumbaga, nag-uumpisa pa lang ako, kung tutuusin. Actually, itong The Hopeful Romantic, first mainstream movie ko siya. Ayun. Ang dream ko is, syempre, maging versatile. Gusto kong ikutin lahat ng genre ng acting. Aha. Gusto ko rin sana mag-action kung papayagan. Why not? At kung kaya na ng katawan ko. Bakit naman hindi? Alam mo tayo mga balintinitan, kayang-kaya natin yung action. Grabe. Oo naman. Kayang-kaya natin magtatumbling dyan, di ba? Actually, mas nakakabilib nga yun, no? Di ba? Kung ganito tayo, tas nag-action tayo. Correct. Diba? O, di ba? Kaya looking forward na mapanood natin yan. Pero ito, kasi syempre, ito, parang sa pelikula, love team kayo, eh. Kung meron pa kayong makaka-love team bukod kay Pepe, bukod kay Ritz, sino pa yung gusto nyong makatambal sa isang pelikula or teleserye? Ako siguro si... Wala akong maisip, ah. Talaga? Hirap pala nung tanong na yun. Focus ka kay Ritz. Pag ganun kasi ako, eh, kung sining nasa harap ko, dun ako focus. Ayun. Nako, iba. Si Ritz naman, si Ritz. Ako, pinangarap ko talagang magkaroon ng ganitong katrabaho, kaya agad kong tinanggap yung The Hopeful Romantic. Uh-huh. Yung talented. Gagawa naman, Ritz. Totoo naman kasi. Super talented pero, talaga. Pero totoo yun. Dati sinasabi ko, gusto ko makatrabaho si Empoy, si Narayan Bang. Ayan, Pepe Herrera yung nakatrabaho. Diba? Ay, aawitan ka pa na matinding-matindi yan. Ano ba i-dedicate mong kanta kay Ritz ko sakali? Kung ano ang favorite niyang kanta. Ay, ano bang favorite ni Ritz? 1,000 miles. Kakantahin niya. Oh, kakantahin ni Pepe ngayon. Sa sample siya. Kasi napakahusay umawit ni Pepe eh. Okay lang daw ba? Sige na, 1,000 miles daw na lalaking version. Actually, gusto ko yung kung okay, ano yun? Kung okay lang. Tama ba? Kay Eric Santos. Kung okay lang sa'yo. Kung pwede lang. Kung akin ang mundo. A true fit pala. Kung akin ang mundo. Ano ba? Nagkalabo-labo na. Hindi ka parehas kasing kung akin lang okay sa'yo. Yan, napagaloy natin. Basta, yung kinanta mo. Ang aking mundo. Yung kinanta mo sa ano? Oh, yung kinanta mo movie. Daw sa movie. Ano yun? Ah, pwede ba makarinig ng bahagya lang? Ah, okay. Yung ano... Kinanta na daw kasi kanina eh. Pero sige, ay bahala na kayo. Oo, oh, iba yung version ni Pepe. Iba ang Pepe version. Iba interpretation mo eh. Yun yung may chorus na, teka yun, napinto na. Susungkitin mga bituin para lang makahiling na sana'y maging akin puso mo at damdamin. Kung pwede lang, kung kaya lang, kung akin ang mundo, ang lahat ng ito'y gagawin para sa'yo. Yan! Napakahusay! Parang ang ganun. Ang lamig ng boses ni Pepe. Gininaw ako. Gusto ko balot ng balabal dito. Diba ang pogi niya pag umakanta siya? Oh, lalong pumogi. Ganong level. Oh, pero syempre, alangan naman si Pepe lang ang kakanta. Tama. Ito, si Ritz di masyado nakapag-prepare to my minus one. Kaya ito. Kasi syempre, excited na ang ating mga ka-letters si music. Malaman nyo detalye ng upcoming movie ni Pepe and ni Ritz. So, eto na nga. Ibahagi nyo na sa ating viewers ang mga detalye. Kailan ba ito? Saan mapapanood? Anong hakbang? Ayun ano requirements? Ayun na nga. Hello, dear viewers. Gusto lang po namin kayo imbitahan at... yun nga po, gusto naming sabihin. Oo, malapit na po sa September 12 na po, 2018. Wednesday po yan. Ilista nyo na sa inyong mga kalendaryo. Mm-hmm. Ang pelikula na magpapatawa at magpapakilig sa inyo, mga kapamilya, kapuso, kapatid, sa lahat ng kanayon, kaka. Katribo. The Hopeful Romantic po, starring
Pepe Herrera and Ritz Azul. Ritz Azul. Marami pa pong iba, directed by Topi Lee. Ayon. And many others. At mapapanood nyo po ang full trailer sa Regal Entertainment Facebook and YouTube page. Siguradong masaya to at maaaliw namin kayo, kaya huwag nyo pong kakalimutan sa September 12 na po sa Cinemas Nationwide. Ayon. So rin po namin pasalamatan pala ang The Manila Hotel. Ayun, kaya naman pala, tinitignan ko yung trailer, parang looks family, parang nakita yes. ko na yung malapalasyong lugar na yan eh. No? Yung pala sa Manila Hotel. Yung yung movie namin dahil sa The Manila Hotel na yan. Ayan, alam ko rin kung saan yung wall climbing na yan eh. Alam mo, nasa may greenfield yan eh. Yeah. Kaya ako nakakaman. Hindi kasi syempre, bilang tayo, hobby natin yan para ma-maintain natin yung mga figures natin. Hobby natin na nag-wall climbing, kaya alam, familiar tayo sa mga ganyan. Oo naman. At eto lang ha, gusto rin natin malaman, ano yung mga social media accounts na pwede nating ma-follow? Yung inyo din, yung inyong social media accounts para ma-update tayo. Ako po, ang Instagram account ko ay pepe.herrera. Mm-hmm. Tapos meron din po akong Facebook, Pepe Herrera. Hanapin yan. Nyo lang po. Baka marami kang poster. Oh, yun marami lang. Kang poster. Bala hindi, na sila maghanap. Ma-identify nila kagad kung ako yun o hindi. For basta, sure. You'll know. You'll know it in your heart. Yeah. Si Ritz? Ako naman po, Twitter and Instagram, Ritz Azul, R-I-T-Z-A-Z-U-L. Alright. Gusto rin nang malaman ng mga kaleros yung music para na. Para may mga manood naman sa amin sa malls. O yung mga tropa natin sa mga karatig na malls na babanggitin mo. Oo. Ang pinaka-sure po this Saturday po, September 1, sa mm-hmm. Harbor Point po, marami pa po kaming kasama, sina Nico Natividad, ang hashtag na si Nico Natividad, Mitch Ligayu, Paeng, at marami pa pong iba. Ayan. At Sudayan. Mamaya sa Pinas FM. Ayun. Makinig kayo. Oo, at nabanggit na rin ni Ritz, di ba? So, hindi na surprise sa inyo, Shikipel. Basta abangan nyo kami dali pagpapatuloy po natin ang ating kulitan with Ritz, Pepe, and Janina. Pero bago yan, baka meron kayong gustong pasalamatan at batiin. At syempre, yung mensahe nyo sa lahat ng inyong mga supporters. Ako po, gusto ko pong pasalamatan nga pala bago ko makalimutan ang The Manila Hotel. Yan! The Manila Hotel. Napanindigan mo nga ah. Yes. Lahat ng sasabihin mo, Manila Hotel. And okay, of go. Course. And the Lord. Yan. And my family. Yan. Message to your fans. Madami kang fans. And to my fans here on Earth. And... in nearest galaxies all over the universe. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana po panoorin nyo. Panoorin natin sabay-sabay this September 12 na The Hopeful Romantic in cinemas for now nationwide. Yan. For now. Abangan ninyo yung worldwide tsaka galaxy-wide. Oh. Si Ritz naman. Ako po, gusto kong pasalamatan syempre ang Regal Films. Mm-hmm. Yes, Regal Films. Sa pagbibigay ng oportunidad sa amin ni Pepe Herrera na maging yes. The Hopeful Romantic. Thank you po. At syempre sa mga manonood po ng The Hopeful Romantic, papasalamatan ko na kayo para manood kayo talaga. Galing mo talaga. Advance ka. Advance mag-isip si Ritz. Grabe. At syempre po, syempre sa mga sumusuporta sa kay Ritz Azul. Kay Ritz. Sa mga Ritz Arifix, Ritz Azul Official, maraming salamat po and see you soon.